So I decided to be at church today because I get to hear. It's always awesome to be able to hear and see what the Lord is doing from friends from way back. Okay. To some of you, to many of you, it's a familiar face. Okay, just not the same face, but the familiar face. Make one thing I know. Our group of friends can actually say we are late bloomers. Ilagay na to bloom na bloom na yan. Pero if you see old pictures, you will understand. Bloom na to. And it pays to have wives who are better bloomers than us. Na contagious yung blooming. And at the same time, ministry-wise, I am so proud of what the Lord is doing sa church ni Pastor Ronnie. Sa mga newcomers, he's new to you, but to the old timers of IBC, I mean, you know, sabi nga ni Ate Isa, yung lugar doon, sa upuan doon, yung land doon. Let's just put it this way. I was telling his members yesterday, you know, give him a little bit of dirt, you know, from the past. I said, the first time I saw Pastor Ronnie, and actually Pastor Ola, was when my father called me down from the house and said, oh, kausapin mo yung mga bago mong classmate sa Bible school. Sabi ko, oh, dad, nilis ko, bakit sila kailangan kausapin? Sige, dad, dating, kukin sila, pagdating ko ganyan. Ayun lang yung dalawa na yun, Pastor Ronnie was there, nakaano siya, yung bagsak bulsa, Cavite Forma, may mababang low-waist na, ano na, semi-bell bottom, konti lang. Tapos naka-green, hindi ko makakalimutan pa rin. Naka-green Britain na shirt, yung gano'n. Tapos si Kuya Ola, may mga nasal-dasal pa atay ng mga t-shirts, yung mga triathlon, ganyan. Tapos, dalawa sila magkatabi sila, sitting at the back gate, and they're sitting there and they're talking, not to each other, just talking. Sabi ko sa tatay ko, Dad, paano mo makausap niya mo ngayon? Hindi ko sabi mo, welcome mo sa school namin. And may kausap na sila eh. Sino? Hindi ko alam, pero may kausap na sila. You're talking to somebody and it's not known over there. And so to those of you watching online, there's a lot of you watching online this morning, so honored to have this man of God to come back home and to speak and to share the word. The Lord has brought them a long ways. His daughter was here yesterday, joined us at the Mission Point and sa MBTC, and then left last night. Pabalik po sa Egypt, and we promised that, then siya pabalik sa Egypt. Pabalik po, that's what I call the U.S. Egypt, and then we promised that sa Pilipinas. He also brought his team and his members with him, and I hope, and I know he'll introduce the rest of them to you. But so honored to have him come bring the word today. The choir song was the perfect example of what the Lord is doing and has done in His life. And sa atin lahat, at the same time, you know, what the Lord is doing in His life. And so it's so nice to be able to do that. It's also awesome to see, I know, is Ate Kay there in the back? We praise the Lord. Ate Kay came home from the hospital. After being there for a very long time, almost a month in the hospital. Pray po, they were able to repair a lot of things, but a lot of things are not responding as quickly as others. So let's pray for that everything will go smoothly and just heal out completely and see what the Lord is going to do. Without further ado, and I've always said this to Pastor Walter when he was here, what I appreciate about these guys is that they're pastoring in the States, they're pastoring elsewhere, but they look back sa Pilipinas to help pastors that are here that need help. You know, nung nandito sila, nagpakain ko sa restaurant, pinakain mga pastor, tinuluma nila, and hindi sila namimili. Like, oh, ito, si ganito lang, si ganito. No, just everybody that you reach out to and help, you know, they're there. And I've always said, any friend of a pastor is a friend of mine. Lalo na, more so here. So I really appreciate him and his team. And to the church members, we want to tell you guys, take care of this guy. Take care of this guy, because we'll take him back. Okay, kasi rare po yan. Rare yan. Okay, rare po yan. Mapili po ako sa nakatay sa pulpit na to.
Pag kapag na-update ito, rare po yan, rare. So appreciate your pastor and others. I know you're already doing so, but I hope now you'll see even more. Santa Magali, where that is coming from. And so our speaker this morning, bring the word, Pastor Ronnie Diaz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa hindi po nakakilala po sa akin, ako po si Ronnie Diaz po. Hindi po Romy Diaz. Ayan? Mas magandang lalaki ako doon. Ronnie Diaz po, pero ngayon po ay mas kilala po ako sa dati na po doon, Ronnie Abubakar. Ngayon, para maintindihan po ng lahat, paano nangyari yun? From Diaz to Abubakar. Ganito po kasi yan. Nung bumuha po ako ng passport po, the first time na makakalabas po ako ng bansa sa Korea po po yun, hinihingi po ako ng birth certificate. So, it's so happy, wala po ako 100%. So, sabi ka na, ay, hindi po pwedeng gamitin ang apelyido ng kung sino magtong Diaz na to dahil legitimate ka pala at hindi makasalang nanay ang tatay mo. Yung lumang family code pa po yun. So, sabi ka na, this is what you need to do. Kailangan mong kumuha ng birth certificate using the last name of your mom. Sabi ko, paano yun na ang hirap po nun? Kasi magmula elementary ako, high school ako, pasalit ko, birth certificate ng anak ko, ang ginagamit namin, Diaz. Sabi ka na wala akong magagawa. So from there, doon po nag-umpisa ang lahat. Sabi nga, ganun sa akin ko eh, kailangan natin i-prove na nag-exist ka. Parang tagal ko tumigil sa kanya, ang tawag mo sa akin? Hindi ba ako nag-exist ngayon sa harap mo? So, lahat ko binago from Diaz to Abubakar. Bakit ko Abubakar? Kasi po, ang mother ko po is from Mindanao. Ang mother ko po ay sa Tawi-Tawi. Ang tatay niya po ay isang Yemeni po. Ang tatay niya po. Half po ang mother ko. Half Filipina, half Yemeni po ang mother ko. So, yun po pala yung apelyido po namin na Abubakar. But the good thing is, yung Abubakar ko po, double K. So, maliwanag po yun. Kasi pag isang K, delikado ko yun. Yun po yung pang Abubakar, yung kaaway ng gobyerno. So sabi ko, yung pinalang, double K ako. So, yun po ang istorya. But anyways, para po tayo makapagpatuloy na po. Kasama ko po ang team ko po. 13 po kaming dumating po. Mula po sa aming church. Ang church po namin ay His Glory Community Church. Doon po sa May Monrovia, California po. Every 2 years po, napupunta po kami para po sa mission trip. And it's my goal na isa-isa po na madala ko po yung miyembro for them to witness firsthand kung ano po ang ministry kung hindi lang po dun sa four corners of the church. Natutuwa po ako na from 4, nag-jump up po kami sa 13. Kagabi nga po, umuwi na po na muna na po yung anak ko dahil may mga ilang bagay pa po siya dapat ayusin po doon. So ngayon po umaga, katulad po na nasabi po ni Pastor James D. ay sabi ko nga po, memory lane ito. Parang mas very nostalgic po. Marami pong nangyari. Sabi ko sa kanya na nandito pa po ako. Sabi niya, ikaw magsalita sa amin. Sabi ko, uuwi ako sa Bethel. This is my Bethel. Ito po yung place of beginnings para po sa akin. Kaya, I hope to God somehow, maging blessing po yung isi-share ko po sa inyo ngayong umaga. If I tell you my story, there's no other way but to tell Jesus. Yun po yung storya ng buhay ko po, ang Panginoong Kristo. So, sa lahat po na nandiyan po, yung iba po, pamilya lang mga sa akin, nakikilala ko po kayo. Medyo nakakalimutan ko lang po yung mga pangalan. Alam niyo po, ano po yan, senior moments na po yan. So, ako po ay 55 years old na po ngayon. Bagamat hindi yung halata, di ba? Para lang ako 54. Kaya, okay na okay, ano po. Natutuwa po kung makita yung mga dating IBA na kakalat-kalat ng po rito. Ngayon po, sila na po yung mga staff. Sila na po yung mga naglilingkod na kasama po sa likod po ng inyong pastor. You have a very, very good pastor. Kahapon po ay nahamon po yung puso ko. Sabi ko nga, hindi mo kagawin yung mga bagay nito. Not unless the Lord put that in your heart. Hanga po sa commitment po ng mag-asawa po. Kulihin po ang Panginoon. Truly, the Lord is good for blessing you, for giving you such a wonderful pastor and Pastor White na nandito po kasama po namin. Kung paano niya po sinabing alagaan daw ako ng mga miyembro, ganun din po sa inyo. Alam kong yun ang ginagawa niya sa pastor niyo. Ang bawat pastor po ay regalo ng Diyos. Ano po? Hindi po natin nakukuha yan. Hindi po natin ano,
online application, ito resume ko. Ang pastor po ay regalo ng Diyos sa church. Kaya purihin po ang Panginoon. So, hindi na po magpapakatagal at kaya po ganito lang po magsalita pa ulit-ulit kasi po hindi ko alam kung nasabihin ko sa ako sisimula. Dahil nakaka-nervous po talaga. Ito pong pulpito nito, marami yung malalaking pastor na ko ang tumayuri. Not in the sense na sika. Hindi mga pastor po na nabuhay po at nagsuko ng buhay sa Panginoon. It's a humbling experience for me to stand behind this great pulpit. Purihin po ang Panginoon for the opportunity na ako po ay magkaroon po ng chance na ganyan. So, from time to time po ay marami po tayong babalik ang kwento ng aming po nakaraan po dito. Naalala ko po na kaya tayo po itong paligid po dito ng IBC 477. Hard to imagine na hindi ka pwedeng lumabas niyang gate na yan for more than 2 years. Dito ka lang, paikot-ikot ka lang dito sa loob. Diyan na, yun po yung parusa sa akin. Gate-to-gate campus. Kaya nilalabas ko lang po yung kamay ko. Kaya nakaramdaman siya ng labas. Kaya dito lang po ako, paikot-ikot lang po ako dyan. Pag ako lumabas, napakaraming mata ko. Sigurado kong may magandang mangyayari sa akin. Kaya ngayon po, may isi-share po ako sa inyo. Para kong buhay ko, ito isi-share ko sa inyo. Magandang kwento po. Buksan po natin, Mark chapter 5. Mark chapter 5. Basahin po natin yung mga sumusunod na verses po. No? Starting verse 1 po. Mark chapter 5 verse 1. Nakita na po? By the way, pwede po ba pakita yun yung aking natitira pa kong tip? Kasi yung iba po nag-uwian na po, pakita yun lang naman po. Para makita naman po. First time po nilang tumungkong ng Pilipinas, kaya gulat na gulat po sila. At natutuwa po kung makita nila yung flight ng maraming kapatahan po dito. So Mark chapter 1, chapter 5, verse 1. They went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Pasensya na po kayo, 2 weeks po kung may sakit. The second day po, hindi ko wala kung ano po yung nangyari po, talagang pala ko itatakbo na po ako sa ospital. Lahat po yata ng dapat po nilabas sa katawan ko, nilabas ko po. And the rest, meron na po ang sipon, may tulad po ako, may konting lagnat, until ngayon po. So, pasensya po, maya-maya po, sumisingot po ako. Pasensya na po ako. I promise you, hindi po masisingot itong mga. So, pasinigin po yan, no? At alam niyo po, isang bagay po na hinahangaan ko po sa Panginoon. Never niyo po mababasa po sa Bible na pag meron pong tao sa labas, ay nakikita niya ito bilang mga sinners. Never you can find that in the Bible. In fact, palagi po sinasabi, ang sabi ganun, ang description ng Panginoon, there were like lost ships. Yun ang tingin ng Diyos sa mga tao, lost. So pag sinabi po natin loss, hindi nyo po nakikita po ano yung background niya. Hindi nyo po nakikita kung ano po yung ginagawa niya. Hindi nyo po nakikita kung ano ang quality ng buhay niya. Hindi nyo po tinitingnan kung anong meron siya. Ang nakikita nyo lang sa kanya, ligaw. Hindi alam ang direksyon, hindi alam ang pupuntahan. That's how the Lord viewed us, lost. Yun po yung gusto ko pong makita po natin dito na isipin niyo po kung hindi po tayo nakikita ng Panginoon bilang gano'n. Kaya po siguro po, madaling idugtong yung salita ng compassion. Ewan ko po, pero pag may mga tao pong naliligaw, parang pong, ito po yung dahil madali yung ituro. Kasi nakakaawa minsan eh, di ba? Yung mga tao nagtitake advantage no, sa mga may nadaanan na po kami street eh. Magtatanong sa 10 piso, ituturo 15, sasamahan 20. Kung okay yun ah. Tanong ka 10, tuturo sa'yo 15, kung sa'yo sa mga ka 20. So,
ang galing mo na, ano? So, ngayon po, ano po makikita natin dito? Alam niyo po, bago po mangyari po, ang Panginoon po nag-preach sa isang lugar ng malayo, meron pong revival na nangyayari. Marami pong naliligtas, marami pong siyang nagagawa. Then all of a sudden, he decided, let's go to the other side. This is the only time na ang Panginoon po dumaan sa lugar na to. Isang beses lang po siya dumaan dito sa lugar na to. At dumaan po siya dun sa lugar na yun para sa isang tao. Yung pong possess. Gusto ko pong pansinin po natin yung salita po doon na he lives in the tomb, no one can tame him. They try to put a chain on him, pero palagi niya ako nasisira. And night and day, he was crying. Sinusugatan niya po yung sarili niya. Uncontrollable po itong tao ito. And that's how I saw my life. Bakit po? Ako po ay laking, ano po, may portion po ng buhay ko na ako po ay sa Olongo po. By the way, hindi ko po kilala kung sino po tatay ko. Nagkaroon po ako ng kaisipan na meron po nga ipakilala sa akin na apat na iba't-ibang stepfather po. Uuwis ng nanay ko po, ang mom ko, sasabihin ako, Rani, this is your dad. Okay. So ilang panahon kami magkasama, then all of a sudden, sa araw, nagigising ko, wala na yun. Tapos, uuwi ulit, may kasama naman ng iba. At sasabihin niya, oh, ito na yung uncle mo to, tito mo to, ha? Naging mabait ka para sa kanya. So apat na beses po yun na gano'n. May mabait, may salbahe, may nagugugug, may nagugulpe. So yun po yung mindset ko po, kung saan-saan po, patalun-talun po akong ganyan. Until such time na isang araw po, ang mother ko po ay iniwan lang po ako pansamantala sa Olongga po. May portion po ng buhay ko na doon po ako nagkaroon po ng pagkakataon. Siguro mga 2-3 years po ako nakatira doon. Nakatira po ako sa isang bed house. Kumbaga sa umaga po, ang kasama ko po, matulog po doon, gigising tanghali na lahat po ng mga prostitutes, lahat po ng mga hostess, mga hallboy, nandito po sila. Ang edad ko po nung hindi ko nagkakamali, siguro around 5, 6, 7 years old po. Nandun po ako. Masyadong vivid yung memory ko po doon. Pakalat-kalat, malakad-lakad lang po. Yung mga panahon po ngayon, eh, sobra po talaga po ang drugs. May base pa po mga Amerikano doon. So naalala ko po noon, uutusan po ako ng mga kakilala po doon po sa base. Eh, medyo nung maliit po ako, ano na, nahawa na lang po ako sa misis ko. Pero kung nakita niyo po ako, napakatitim ko. Tintitim po, tulog-tulog ng buo ko. Ngayon, oh, pag medyo black ka, medyo cool ang dating mo, di ba? May dating. Pero during those days, sobra po ang discrimination po. Pag naiiba po ang itsura niyo, kawawa kayo. Lalaiti kayo, paglalaruan kayo, bulihin kayo. So yun po yung kinalakihan ko. Pupunta po ako ng loob ng base, pagdating po doon, masaya ko kasi parang pakiramdam ng mga kanon, isa ako sa mga anak nila. Dahil medyo curly hair po ako, at chubby po ako, maliit na bata, talagay ako sa ibabaw ng kuwaan, ng table, laban nagiinom sila, magsasayaw ako doon. Tapos lalabas ako, bibigyan ako maraming chocolates. Without knowing, na papapasok po ako doon, may dala-dala ko lang pala ako ng drugs. Papasok sa base, kasi hindi ako makakabang batang naging po. So, pupuri ng mga kaluyo, tapos paglabas ko, may pera, lalagay sa kutsa ko, may chocolates, yun ang ginagawa ko. So, as early as that age, runner na po ako ng droga. So, ewan ko po kung meron pong mas babata pa sa akin dito. So, yun po yung buhay ko po. At doon po sa loob po, nakilagisan ko po na bahay po, this is hard for me. Every time nasasabihin ko po ito. Kasi po, I'm sexually abused. Babae, lalaki, homosexual. Sa ganung murang edad ko, nagbuksan po ang mata ko kung ano po ibig sabihin ng malas ko ang buhay, maduming buhay. Hanggang sa lumalaki po ako, hanggang sa kung saan-saan na po ako tumalon para po mag-survive. And because of that, no way for me to have a good and better life. Wala pong guidance, wala pagulang. Natira po ako ng luneta. Literally ho, sa ayaw ko sa gusto, literally ho, naranasan po kung ano ang ibig sabihin ng maglahat ng kamay. Para po mangini ng pera, para may makain po kayo. 14, 15 years old. Masyado na akong hardcore ang buhay ko po. Ang tawag ko sa luneta ay Greenland Hotel. Kasi doon po ako natutulog sa damuhan. Nagigising po ako minsan sa sipa ng pulis dahil pagansya. Pag umuulan po, tatakbo po ako doon sa grandstand po, ilalim po ng CR. Pag mabilis ka tumakbo, masay babaw ng lababo. Nasa second floor ka.
pag mabagal-bagal ka tumakbo, doon ka sa ilalim ng lababo, sa first floor ka. At kapon lang po yung tulugan ko doon. Para hindi po ako nakulong, tinatabata ako ng police, sa police, ganyan. So, yun po yung buhay ko. Hanggang sa maging addict na rin po ako, nagdodroga po, to the point na, kailangan ko po ibenta yung dugo ko. Diyan po sa blood bank sa Meta. Yung isang bag kong ganyan, 500cc po yun. Siguro po yun ang mga nasa medical field. Alam yung sinasabi ko, di ba? Isang bag na ganyan. Pag blood transfusion, right? That's 500cc. Binibenta po yan, binibili lang po yan ng 35 pesos. So kailangan ko po magbenta ng ganun. Minsan po, nakakatatlo po ako sa isang buwan. Pag walang-wala lang po talagang discarte po, parang po makapag-droga. So ganun po yung buhay ko. Nang beses na po akong nakulong, siguro po yun po yung dahilan kung bakit ginawa ko ng Panginoon Diyos yung ganun yung kapindito ko na magpalit. Dahil po, kinalis ng Diyos pati yung record ng pangit at ang ginamit yung Abu Bakar, kaya ako nakalabas ng bansa. So, nag-overnight po ako sa mental hospital. Tinakbo po ako sa mental hospital kasi po yung bahay ko na tinutuluyan ko, kasama ko po din yung kapatid ko sa ina na babae, yung bunso, nag-IBTC yun sa Marikta, di ba? Ino-stage ko po yun, sinunod ko yung bahay. Dahil po, praning na po ako. Walang tulugan, walang kain, puro bato lang, puro droga lang, puro ginom lang. So, anong nangyari po yung tinakbo po ako dito at sa awa ko na po, hindi niya ako hinayaan makulong dyan. Overnight po ko yun, observan ako, sabi nga, pwede ba ito? Alabasin niyo na ito, pagdaglaglag ko ito. So, labas na naman po. Alat na naman po sa kanya. Just bear with me. Importante po kung sinasabi ko para dito po. Kasi po sa totoo lang po, walang magandang testimony. Kasi po yun, ano maganda sa testimony ko? Pangit nga na, ayoko magbalikan eh. Kaya lang po gumaganda ang testimony nung sinabi po ang Panginoon sa Kristo. That makes a testimony so good because of the story of Jesus. Right? Pero without Jesus, walang maganda buhay. Without Jesus, it's empty. Without Jesus, you're lost. I'm lost. So, kaya po kinukwento ko sa inyo para makita nyo lang po kung paano ko po yakap na ito dito. Marami po akong sugat po sa katawan dahil after po rito, pakalap-kalap po ako yung apo po ng isang staff po rito, si Pastor Makaray po, meron po siyang apo. Si Maring Claude po, close friend po kasi yung magkalap po, Bob Del friend po siya. So, pag nagpupunta po ako sa bahay nila sa Makati, sabi ko, nakakatuwa naman po pamilyang ko. Napakabayad ko pag wala silang ginagawa, hindi nila ako tinataboy. Nandudun lang po ako sa harap. Every time na dadaan po si Pastor Makaray gabi, pag-uwi, sasabihin sa akin, oh, walang gulo ha, diyan lang kayo, walang gulo. Nababayaan niya lang po ako, nagiginom po ako doon, nagmamariwana po ako doon, kasama ko yung mga tropa. Pero never niya po akong sinira ng gaspo. Palagi yan na sinasabi pag dadaan siya doon, oh, walang gulo ha, maayos na kayo dyan. Opo, Pastor, wala po problema. Tapos po yung tinutuluyan ko po yung bahay ko nilang doon, maliit lang po yun. Ang nanay niya po ay nabandera lang po, si Lord. Pag nandun po, inampun po nila, hindi ko maintindihan anong meron sila nila inampun. Ang dumi-dumi ko, ang baho-baho ko, nakakatakot ang itsura ko, pwede po. Wala po akong buhok ngayon, but this is, it's a choice. Ano po, inahalin ko, hindi po ako nakakalit. Dito lang po. Ang buhok ko po nun hanggang dito. Haba po yung buhok, pulot-pulot. So, you have to look at it by faith. Kung ayaw yung maniwala. Kasi ngayon, wala na po talaga. So, sa madaling sakta po, inahalin ko yan. Kanya po, nagtataka po ako dito sa matandang ito. Pag Sabado po ng gabi, lahat sila busy. Tapos nakita ko po yun. Inabot niyo po ba yung piso na papel? Inabot niyo pa po yun? Pinaplansya po yun. Pinatala ko nanay. Yung pinaplansya yung papel. Ah, hindi. Kasi bukas church. Anong kautayan ko? Eh kasi bibigay ko to. I-offering ko to. Imagine, piso papel pinaplansya. Hindi ko alam kung gano'ng marami piso pa ko yun. Ang sinasabi na lang po, gusto ko magbibigay ako kay Lord, gusto ko maganda. Wow! Hindi ko naiintindihan yun noon. Pero may na-appreciate ko. Hindi, no need no right po yun si Nanay Loretta. No need no right po. Pero yung bahay po niya po, si Nanay Loretta po ang nag-witness sa akin.
At ano po yun, may kulay po yung John 3.16. John 3.16 may kulay. Tapos sabi ka rin nila rito, basahin mo nga po. Sabi ko, oh, sige po. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa San Dibutan. Sabi niya, tigil-tigil. Alisin mo yung San Dibutan. Lagay mo yung Rani. Ganun lang ang pag-ibig ng Diyos kay Rani. Okay. At binigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sino nung manampalataya sa kanya ay huwag mapahama kung hindi magkaroon ng buhay pa lang. Pinapaliwanag niyo, hindi ko inihintindi. Droga pa rin po. Dumating po sa tutos ko ng buhay ko na hindi ko na kukaya na tayo. Sabi ko, magpapakamatay na ako. This is the second time na nag-attempt po ako na magpapakamatay. At sabi niya, kasabi ko po, dito ako magpapakamatay. Kasi pag namatay ako dito, at least ipaliligin ko na ako. Ayoko naman na nasa sangsulog lang po ako. So, pumili po ako ng dalawang balik po na value. At sinabi po isang balik, sa kapsula po yun. Dalawang balik po na value, so 20 capsules of value. Pumili po ako ng isang ESQ. Ininom ko po yung 20 volume, i-straight ko po yung ESQ, at nung nararamdaman ko po nakakawala na po ako, binasag ko po yung bote at hiniwa ko po ang puso. At doon po sa harap po nila, tubuhan. Ang nararamdaman ko na lang po, sumisigaw sila. Tatay Francine, Tatay Francine, talagi si Pastor. Sa lagi may pakatay. Umabas po si Pastor, si Nanay Loretta. Wala na daw po akong buhay, dinehans po ako ni Pastor, tinakbo po ako ng Pasig General Hospital. Pagdating po doon, pronounced dead po ako. Wala na pong pulso. They keep on praying. And that was Saturday night. All of a sudden po, na-revive po. Ginawa ko ni Pastor Makaray, puro dugo pa po ako, may tahin po ako. Sunday morning po, madaling araw, bumilang siya sandali, tapos diretso na po kami rito. Yung sinasabi ni Ma'am isa kanina na ng corner stone po doon na pangupuhan. Doon po ako nakaupo. Ayaw po ako papasukin. Nandiyakon po si Mr. Agpubon. Hindi ko siya masisi dahil ang dumi ko, puro dugo ako, mabaho ako. Kaya ang sabi niya, pasto, huwag na sa loob. Dito na lang sa labas yung puso niya. Doon po ako nakaupo. Hindi ko po alam kung ano po nangyayari dito. And all of a sudden po, all of a sudden, si Pastor Gamino po, sumisigaw po dito. Ang sigaw niya po, hindi ka kailangan ng Diyos, pero kailangan mo ng Diyos. Parang biglang may lumiwanag po sa isip ko. At sa hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung tapos na ang service. From there, tumayo ako, lumakad, dinidiretso mo dito. Exacto, invitation pala yun. Hindi ko makakalimutan ang prayer ko kasi hindi ko lang parang mag-pray. Sabi ko, hanggang may Diyos, kaya mo ba magbaguhin ang buhay ko? Meron mo bang pag-asa itong buhay ko? Masyado hong durog ang buhay ko. Morally, physically, mentally, durog na durog po ang buhay ko. Wala nang direction. Ang lumapit po sa akin dito si Atty. Byron San Pedro. Binitlisan po. Hindi ko po alam kung ano po nangyari. After the service, sabi ni Pastor Gabino, kamusta si Pastor Makaray, lumapit sa akin si Pastor Makaray, o Rani, dito ka na daw. So dyan ka. Gulong-gulong ka lang dyan. So to make the story short, that was my beginning. Ako po yung description po doon. No man can tame him. Wala akong makapagpatino sa akin po. Sinusugatan ko po ang sarili ko. Day and night, I'm crying. Possessed po ng kung ano-anong masamang kaisipan ng buhay ko. That was my life. Wala akong direksyon. Wasak na wasak po ang buhay. Kaya nung sinama ko po yung anak ko, yung team, una po sa eskota, the street children, sabi ko, isang panahon ng buhay ko, iyan ako. Who would ever think na sa ganong sitwasyon ng buhay, kaya gumawa ng milagro ng Diyos? Nasubukan po kong mabuhay po sa mga banahaw. Sinama ko po yung mga young people po before, nung nandudupa po ako sa Mandalay, dito pa po ako nagpapastol. Dinala ko sila doon sa kuweba.
na kung saan po ako nakatira. I need kuweba. Wala akong sabihin kung hindi mga dyaryo, sako. Bababa lang po ako, lalabas lang po ako ng kuweba, pupunta po ako sa pinakamalapit na baryo, makikigulong-gulong doon para lang po makakain. After po nun, babalik na naman po ako doon sa kuweba. Makilala na po nila ako doon. Sino, si Raning Baniw, si Raning Termitanyo, yung po tayo sa akin. So kanina po habang po kinakanta po natin ito, yung kuwan, is that my support to see that? Thank you. Not for you. Sa ako po ko. Anong mangyayari sa buhay? Nung maraman ko po kay Pastor James na sabi niya, Brad, ikaw magsalita. Sabi ko, Lord, ano po sasabihin mo sa kanila? Ano po yung preach ko sa kanila? Kaya, great pastor. Kung meron ako yung puro na ituro na ni Pastor James, the Lord spoke to me. Tell your story. You're not there to impress them. You're not there to tell them deep theological truths. No, just tell them your story. May pag-asa ko. Dahil may buhay po sa Panginoong Jesus Christ. So yun po yung nangyari po sa buhay ko po. Then all of a sudden, kung itutuloy po natin kung basahin po, hindi po sabi po dito. When they came to Jesus, verse 15 po, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, so gusto ko po ito, sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Nung makita po nila yung baliw, yung possessed, sabi ka lang, hindi na siya nakahubad. Hindi na siya uncontrollable. Nakaupo na siya, nakabihis, tama na isip. Naalala ko sa Fort Bonifacio po, nandun po ako. Tinaglano nga po ko doon yung stepfather ko po, kaibigan niya po mga isa, they planned na isalvage po ako. Kasi nga po, sobra po, ang talamak po, ang droga po yun. Kumbaga, isa po ako sa pioneer na nagdala po ng droga sa loob po ng Fort Bonifacio. Yung mga bata po doon, yung po yung idol-idol nila si Kuya Rani dahil adi-adi, tipong siga. Ako po nagpakalan po ng adi sa Fort Bonifacio. Kaya hindi po ako makatungtong po doon ng umaga at hinahanting po ako. Yung mga magulang po doon, pag nabalitaan po nandun po ako, halos ikulong nila yung anak nila. Dahil ayaw nilang mapabigit po sa akin. So after po na nangyari po dito, when I got saved, hindi po sa church dito, ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon, dinala po ako ng Panginoon dito at ang pastor si Pastor Gabriel. And I won't apologize kung sasabihin ko po sa inyo, Pastor Gabriel is a tough pastor. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit. Kasi kung dinala po nila ako, dinala ko ng Panginoon sa isang church na ang pastor, so pangyari, wala po. Nanakawan ko lang yung church. Gugulungin ko lang yung church. Pero dahil yung pastor ko dito, literally po, kailangan ko ng bumbong, ng kamay na bakal. Kailangan ko ng figure na matatakot ako. Binigay ng Diyos sa akin si Pastor Gabriel. If not for Pastor Gabriel, I don't know kung nasaan ko. Hindi naman nakikinig po kayo. Mabalag po kayo ang bangit ng pastor niyo. Every time po, pag si Ma'am Grace po, personification po ng salitang grace. Siya po ang may biyaya para po ako ay mapatawad sa maraming pagkakataon. Naalala ko po isang araw, nakaupo po ako dyan, estudyante na co-operator, tatandaan si Alex yung bulat. Tatandaan niya si Alex yung bulat. Tsaka yung death natin na kunod na medyo pogi. Alam mo pa yung pangalan? Si Oscar. Nakaupo po ako doon sa karto na yon. Sabi ko po si Pastor Dick Salceda, nakaupo po si Alex, katayo po ako, nagkukwentuhan po kami. Bulag po to si Alex ha, sinesheran ko po si Alex, kwentuhan lang po. Biglang tumaan si Oscar. Si Oscar po nakakakita pero dead. Ginawa ko kay Oscar, nilapit ko rito sa harap ni Alex. Sabi ko kay Alex, Alex, may unbeliever. Witnessan mo. Eh si Alex po bulag. Pini-witnessan niya ngayon yung bini.
Yung hindi naman po nakatingin, pero walang naririnig. Si Pastor Dave, tsaka ako, nakakakinantawa. Naglalakad po si Ma'am Grace from the office going to 475. Pagdaan po sa tapat namin, kumaway pa po. Oo. Oh. Ganun pa po siya. Siguro, nasa gitna na po siya, in between ang gate na yan, tsaka 475 yung gate. Siguro ko bigla niya naisip, gulat, binibitlisan ang dingin. Paano magkakaintindihan yun? Yung sigaw niya hong yun, Mami, ano na namang kalokohan ang ginagawa ko? Paging Rami Diaz, please come to the office. Ganun po ako kakulit. Pero nung po mga panahon na yung mabait na po, makulit na lang po. So sa madaling salita po, dress. Ito po, church na to, binigyan po ako ng pagkakataong mabuhay huli ng maayos. Naalala ko po noon, hirap po kami huli dito, yung mga estudyante po. But by all means, ito pong church na to ang bumuhay po sa amin. Yung mga long sleeve po namin maiksi, kaya kadaging nakatubi. Para nang po maitago yung isi. Right mind, pakalag-kalag po, linis-linis, hindi ko po makakalimutan noon, si Pastor Manny po, nakasigil po ako sa room. Sabi niya, Rani, ang titignan din yung nagkakalag po siya, ano yan, sa Bible. Ba't gusto mo ba dyan? Sabi ko, so pwede mo ba ako? And from there, that's mystery. Tinanggap ko nila ako sa Bible school. Right mind. Pinugasan na Diyos yung isip. Ito ako, no? Sitting at the feet of Jesus. Nagkaroon po ako ng matamis na relasyon ko sa Panginoon Diyos. I've learned in my life for 34 years of my journey that there's nothing I can do to make Jesus love me more. Mahal niya na ako. And there's nothing that I will do that will make Him love me less. Wala po akong pwedeng gawin, kasalanan, o anumang dumi ng buhay na mampapabawas po ng pagmamahal ng Diyos. Kanyo po, from there, nasusunod po rito, nasabi po nung tao, Lord, can I go with you? Di ba yung po ang sabi, pagbabasahin niyo ulit? Ang sabi ni Jesus, eto po. Tingnan niyo po ang sabi dyan. Verse 19 po, Jesus did not let him, but said, go home to your own people, and tell them how much the Lord has done for you, and how He had mercy on you. Yung pong phrase na yun, yung red letter po yun, that's grace. Tell them how much the Lord has done for you. Yun po yung goodness. Sobra-sobrang magandang bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. And tell them the mercy of the Lord upon you. Maganda po yung ano eh, yung grace at mercy. Pinagsama po rito, di ba? Yung grace po kasi, receiving what you deserve or what you don't deserve. You don't deserve anything from the Lord. But by His grace, He's giving you everything. Yung mercy po, nandito rin po, di ba? Tell them the mercy of the Lord upon you. Mercy is the Lord holding back what you deserve. And that's His judgment. Ang dapat po sa atin yung galit ng Diyos. But He hold that back dahil po sa awa niya sa atin. Tell them, go to your people. Alala niyo po yung sabi ko, pagka sa court ni Pasha po ako, yung mga magulang, halos ayaw nilang palabasin ang anak nila. It changed. Nung IBDC na po ako, meron pong gawain dito yung Word of Life. That is Saturday afternoon. Yung ba siguro, inabot niyo pa yan, di ba? Pag uuwi po ako ng Fort Bonifacio during the time, studyante na po ako rito, naka-nectay na po ako, pag-ayos na po, tama na po yung tubit ko, medyo mag-usyong na po yung uli ko. Yung mga nanay po doon, kulang na lang po ipagtulakan yung anak nila. Sama kayo kay Kuya Randy. Meron pong poster ang church dati. There are times, yung dalawang poster na pupuno ko po ng young people po yung Saturday night ng hapon. At nadadala ko po sa church. Because they saw
what the Lord has done for me. So napakasarap kong isipin, ano po, na kahit sa kagaling, kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kahit anong nangyari sa buhay mo, pagtiwala mo sa Diyos, may magandang plano yun sa iyo. Sobra-sobra po yung blessing ng Panginoon sa buhay ko po. Binigyan po ko ng isang magandang asawa para katulad po kay Pastor James. Sobra-sobra ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Binigyan siya ng isang magandang asawa. Pareho lang po kami yun. Hindi lang po yun. Binigyan po ko ng isang magiging anak. Yun na lang po namang sasabi. Ako po isa lang. Madalas ko po sinasabi, buti na na ganun. Kasi po yung asawa ko po medyo maliit eh. So sabi ko, siguro kung may magiging pangalawang anak tayo, I just can't imagine na yung pangalawang anak natin, kung lalaki, panganganak, maitim, kulit ang buho, tapos kukulin ang height mo, talo tayo doon. Payag na ako dito sa matangkad, kamukha mo, okay na ako. So sabi ko, Panginoon, alam mo talaga yung tama para sa akin. Dinala ko yun. Dinala ko ng Panginoon Diyos sa Amerika. Maayos po yung church po namin dito. It's a private church. First time po tumunto ng Amerika po, they had an offer. Ito ka na magpastor, lalo na po nung malamang po nila yung sitwasyon po ng anak ko. Kasi yung anak ko po maliit po. Yung density po ng bundo niya, baby, 5 years old po siya, but the density of the bone ay density po ng bone ng 60, 70 years old. Ganun po yung problema ni Didi nun. Palagi po siya naka-corrective shoes. Hindi po siya pwede mag-uksak dahil madali po mabasag ang buto niya. So nung nalaman po ng ganun ng mga kaibigan ko, hindi po manalaman para sa anak mo. And I said, Lord, gusto mo po ba ako pumunari ko? And the Lord said, no. So I choose to obey the Lord. Tumalik po ako dito, nagpastor po ako dito, tuloy-tuloy po yung gawain. Nakatatlong balik pa po ako. And every time nasasabihin po sa akin na dito ka na magpastor, I always say no. Hindi po ako tinatawag ng Panginoon. Until such time, 2004. Mga panahon po yun, hindi na po ako komportable. Paano bakit ganito? The church is thriving. Madaling iwan ang church, so ang church is dying. But during that time, my church, the Lord had entrusted to me, it's a growing church. Marami po. And the Lord spoke to my heart, I'm calling you here. So 2004 po, pagpunta ko po doon, yung church po na gusto po akong kunin, 1 year po silang walang pastor. Kung ako pa sa atin po, nung nalaman po nila pupunta po ako doon, they cancel everything at ako po yung pinilila po maging pastor. So ngayon po, nandudod po ako, nagpapastor po ako doon ngayon. Yung anak ko po nakatapos na po sa pag-aaral. Pagpunta po siya, papasok na po siya uli ngayon sa masteral po niya. Kasi po nasa medical field po siya. Sa awang biyaya po ng Panginoon, gusto niya doon po maging doktor. At gusto niya sa atin, that's the reason why I want to be a doctor. At hindi dahil sa pera, kung gusto kong tumulong, gusto niya po yung Doctors Without Borders. Gusto niya pong mag-mission po talaga. And I said, kung ano ang gusto ng Panginoon sa'yo, let the will of the Lord be done in your life. So, yun po yung buhay po namin doon. And it's my goal, katulad nga po nasabi po ni Pastor James, hindi palagi po sinasabi sa mga miyembro, ganito gawin natin, uwi tayo doon. Marami po kami hindi, literally hindi ko namin kilala mga pastor po. I just ask, ipunin mo yung din ko maraming pastor, meron kami yung blessing na papadala. Pag Christmas po, nagpupuno po ako ng 10 boxes ng malibayan po, malibayan boxes po. At pinupuno po namin, sinasabi ko sa mga miyembro, pagpunin ko ng pagkain, ng mga basic needs, at kung sino man yung pastor na binibigay, papadala po namin yan. Gusto po namin pumuno po. And yun po, minisip ko yung Pastor James, meron pong tag sa puso ko po yung mga bata po. Dahil yun po, yun po yung buhay ko. And I told him, brother, I'm very much ready to partner with you. Gusto kong makatulong. I can't promise anything, but I will do my best. Kung ano man yung magagawa ko doon, at i-challenge ko sa'yo, alam ko, dadalhin ko sa pangalan. And hopefully hope the Lord will bless us more. At naniniwala po kung marami pa pong magagawa sa Pastor James Lee. And I do encourage you people, you support your pastor. Nabibless po ko na sinasabi niya po sa akin, yung mga miyembro po rito, nagpupapunod. Hindi niyo po alam, hindi niyo po alam yung buhay po ng mga bata. Imagine, may Pastor Ronnie po, ganyan din po ganyan. Makapag-produce lang po kayo ng pinagpapong pastor na magmumula po po. Mga bata nga, alis po ang buhay. And here I close, dito po ako mag-close.
Pero kung isang bata po, naglalakad po sa beach, yung bata po, nag-low tide po, ang dami pong naliwan ng starfish doon po sa shore. So, ang ginagawa po ng bata, sa isa niya pong tinatampo, binabato niya po pabalik sa dagat, yung starfish. So, yung isang mama po lumapit sa kanya, yung nagawa mo? Ang dami yan, oh. Thousands of starfish hindi dyan. What are you doing? Sabi ng bata, eh, pinabalik ko sa kanila sa dagat, igalun sila. Sabi ka ng mama, it doesn't make any difference sa dami niya. Humingi na yung bata sa kanya. Kung isang starfish ang dalas niya, it does. With this one. It's a starfish. With this one. Lalo yung pahalagka na. Sabihin mo na, it won't even give a damn sa laki ng pangangailangan. Uniwala ko kayo, it does make a difference. Sa isang buhay. Recipient po ako. Dahil meron pong IBC 477, may Pastor Gabino, the whole staff, may Nanay Loretta, may Pastor Makarani, naniwala po doon sa salita, may buhay kay Kristo. Kaya meron po, ito po ako. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming maraming salamat po sa umaga po ito na naibahagi ko po ang napakagandang ginawa mo sa buhay ko. Ang lahat po ay dahil lang sa iyo, Panginoon Diyos. Ikaw ang mabuti, ikaw ang matapat, ikaw ang kahulugan ng lahat. Ngayon po, Ama, I pray. Habang natin nakapikit, hindi ko po alam kung paano po kayo kinausap ng Panginoon. Siguro po naghatid po ako ng pag-asa dun sa iba. Siguro po yung iba nagtatanong, Pastor, kung ginawa ng Diyos sa iyo yan, sa tingin mo gagawin din ng Diyos sa akin. Alam niyo po, hindi ko kayo magkakamali kailanman. Kung ang gagawin niyo pong desisyon ay ang magtiwala sa Diyos. God has a great plan for you. But you have to trust Him. You have to give your life to Him. So ngayon po umaga kung sinasabi mo, Kuya Rani, Pastor Rani, gusto ko sana kung paano kang binigyan ng pag-asa ng Panginoon. Siya lang nakakalag kung ano nangyayari sa puso ko ngayon. I want Him to touch my life. I want to trust Him. And I'm giving my life to Him. Kung yan po yung prayer nyo, pwede po bang pakitaas nyo lang yung kamay na, I'll pray for you. Just raise your hand. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa mga nagtaas na kamay. God has a great plan for you. Doon po sa mga nagtaas na kamay, pwede po bang pakitayo? Tapos natawagin ko na po si Pastor James to close as in prayer. Pwede po pakitayo. Yes, pakitayo lang po yung mga nagtaas nyo na kamay. This time forward, may magandang mangyayari. Kasi ako po, 1984, ngayon po, 2018. And until now, the Lord doesn't stop in amazing me with so many wonderful things in life. Life is beautiful with Jesus. Yun lang po ang dahilan ko kung bakit nandito po ang Panginoon. To give back yung buhay na dinisenyo niya, pero nasira ng kasalanan. So, ngayon po umaga, maraming salamat sa Panginoon for allowing me to share the wonderful story of Jesus. Ginawa niya backdrop yung buhay ko sa magandang ginagawa niya. So, salamat sa Panginoon. Pastor James. Thank you, Pastor. Would you stand with us together? I have always said the Lord loves broken things. Yun ang favorite ng Panginoon. Gusto niya yung basag. Basag para sa kanya. These are broken in your
are willing to be reshaped, remolded, repurposed by His name. What a story. And incredibly how that put together. Just on a side note to hear today. Yung story ni Pastor Ari, yung laban de aran na di marunong magbasa. Kaya po siya natutong gumamit nung John 3:16 kasi siya po yung naglalabas sa bahay natin. Tapos one day, sabi niya sa father ko, Pastor, gusto ko mag-share ng gospel sa ibang tao. So, ginawa ng father ko, as usual, ginawa niya yung Bible, John 3:16. Pastor, may problema ako. Ano ba yung te? Hindi po ako marunong magbasa. Ah, ganito gagawin natin. So, ginulita ni Daddy. Si Daddy, mismo gumawin doon ng Bible na yun. Tapos, tinuruan siya parang paliwanan yun. Ipabasa ko. Not in my own eyes, nakikita ko po yung alin yan. After maglabas sa bahay namin, lalakad yan simula dito pababa hanggang doon for Bonifacio. Huwag na huwag ka makakasalubong yan. May hawak na Bible. You've heard me tell that story a million times in this church. May hawak na Bible yan. Pag nakita, bilang kakalaki kanya, nasabihin niya, anak, basahin mo ito, di ako marunong magbasa. Tapos, gano'n na gano'n, same. So when you said, I said, oh, wow, pala, wow, yes. Oh, ibig po sabihin nun, kahit sino po pwedeng gamitin ng Panginoon, but it begins with your heart, when you say, God, this is who I am, this is what I have, and God, please use it. Yung mga diploma natin, yung mga gano'n, maganda lang po sa padirin, kasi totoo lang, walang pakilaman po sa Panginoon. Unless ibibigay mo sa Kanya. So, it doesn't matter how high or low or where you are in society today. The real question is, have you said to the Lord, Lord, here's my life. Ito po yung buhay ko. Ito po ang meron ako. Ito po yung kwento ng buhay ko. Yung ba sa inyo, hindi ganun ka shiny sa tingin din natin. Nang tama yung sinabi ni Pastor Ali, what makes the story exceptional is not the beginning, because it's a terrible beginning. Actually, I sat there and I said, and I know his story. And I said, grabe, oh nga pala. Oh nga pala. There's things that keep coming back to my mind because we all basically grew up here. So it just came back and back in my mind. I said, oh nga pala, oh nga pala. You know, it just keep coming back. Si Pastor Makalay po ang unang a batch ng pastoral staff ng father ko. What God can do when the life is given to Him. The only thing that makes the story good is the ending of it. Pag si Jesus sinama mo na sa equation. And maybe today you're in a situation like that. Worse, I don't know how, but maybe. Or maybe not so. It's all the same. Ang sasabihin ko lang, Panginoon, ito po yung buhay ko, gamitin mo po. Ito po yung in-story ay busy, di ba? Ito po yung talent ko, ito po yung influence ko, ito po yung buhay ko, ito po ang resources ko, ito po. So today, I want to ask you, what's the Lord telling you? What's God saying to you? And in that way, the Lord speaking, I'm going to open an altar here today. If the Lord is speaking to you, He's saying, God, here's my life. Hindi ko alam mo yung pakinapan mo ito, but God, it's here and bahala ako. Show me, tell me, guide me, lead me to people para magamitin ito. You know, and let's come together and say, Lord, here's my story, here's my life, here's my sickness, here's my pain, here's my blessing, here's my promotion. Lord, sa'yo po, kasi kung mananatili po sa kamay natin yan, it becomes a real sad story. If the blessing is in your hand, sobrang bless ka ng Panginoon, that blessing, just like a nice little fruit, it'll rot away. Maubos lang siya. And wala na yun. It was just a good season. That's not how God wants to do it. So if you're here today, and the Lord's speaking to you as we are here, would you come? And let's come together. The altar this morning, alright? Okay. Ready? Let's come to the Lord speaking to you. Let's come to you. Say, Lord, this is my life. Lord, as your people are coming today, I pray that you speak to them. Show them the things, Lord, that need to change in their lives. Show them the things, Lord, that you desire for them to do. Pakita mo ko sa kanila, Panginoon, yung mga bagay na gusto mong gawin. Unreal, Panginoon, yung bagay na pwede mong gawin sa buhay nila. Huwag ibibigay
could be the worst experience in their life. It could be the worst background. It could be the worst story ever told. But it can be gold and beautiful. Pagkasama ka, Lord. Pagkasama. Pagkasama ka. It could be the greatest blessing. When you give it to the Lord, and He expands it and makes it bigger and larger. Maybe you're here and kanina you raised your hand and you said to God, God, ito po yung buhay ko. I don't know what you want to do with it. But I want you, Lord, to do with my life what you did kay Maserati. You know, would you seek the Lord and say to the Lord, maybe, you know, do you remember a time in your life na sinabi mo sa Panginoon, Lord, here's my life, ito po yung buhay ko. Bakit ba ko yung please change my life. If you've never prayed that prayer, never asked the Lord that prayer, would you say that today? Sabi mo, Lord Jesus, here's my life. Maybe you're watching online. Would you say to the Lord, Lord, ito po yung buhay ko, here's my life. I want to give my life to you. Please change my life. Bakit ba ko yung buhay ko? Forgive me of my sins. And Lord, I want you to be, Lord, maging Diyos ng buhay, the Lord of my life. Would you pray? For those of you here at the altar today, this prayer, this story of your life, would you give that to the Lord? Don't come bringing. Kasi yung dalawa, baka hindi yun ang kailangan ng Panginoon. Don't bring God your talent. Lord, here's my talent. Kasi for all you know, the Lord may not want that talent. I remember my sister, you know, fully decorated soprano. Sandali lang ginamit ni Lord yun. Ito sabi lang, Panginoon, okay, ayoko yan. Hindi ko yan ang gusto gamitin ko. At gusto kong gamitin mo yung kwento ng buhay mo. Yung story mo. And you write stories for me. So don't come with what you have to seek to give to the Lord. Let God take your life and let Him choose. Ano ito? Ito ang gamitin ko. Ito. You might be uncomfortable. I promise you, it's not comfortable for Pastor Rani to recall the past. Medyo masakit yun eh. As I sit there and having, you know, same experience as a boys town, nararamdaman ko yung sakit eh. Kasi tuwing nasa boys town kami, yung kwentong yan paulit-ulit eh sa ibang buhay. Ang sakit pakinggan eh. Dati yan, before I started working sa boys town, before we had our kids, parang maganda ang kwento at matindi. Pero ngayon na we have our own kids from there, alam namin personally, physically, hindi ka alam na bata, ang sakit pakinggan eh. Sakit sa dibdib eh. Pero pag nakita mo pala yung pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ng tao, grabe, mapapa-amen ka talaga eh. But you have to give to the Lord your story. You have to let Him have the script of your life. Let Him rework the script. Sunod ka lang sa Lord. Habol ka lang ng habol sa Panginoon. Lord, habol na ako ng habol sa'yo. Sunod na ako sa Lord. Di ko alam kung saan mo dadalahin ko. Alam ko basta kasama mo kung saan siya kaya makakarating Panginoon. Kung mag-isa ka na lang, kung kailangan umalis si Jesus doon sa lugar kung saan siya, tapos susuyo din yung mundo para hanapin ikaw lang. Gagawin niya yung ginawa natin dati. I'll do it for you. But my father used to say, if you were the only person unsaved in the world, Jesus would have still died for you. Kahit mag-isa ka lang. Kahit mag-isa ka lang. You can't let the Lord use that story. Let's pray again. Father God, we come before this morning. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo, sa ginawa mo, Panginoon, at sa gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng mga tao na ito. Lord Jesus, today, as this altar is here, I pray to you, Lord, that you allow us, Lord, Panginoon, na makita, Panginoon, yung pwede mong gawin sa buhay namin, Panginoon. O ibibigay namin ito sa inyo. Like our pastor has always said, the world is yet to see what God can do through a life that is fully given to Him. Pwede ibigay sa Panginoon at magtiwala po sa iyo, Panginoon. Kung minsan, Panginoon, masakit yung kwento. Kung minsan, Panginoon, mapahit yung kwento. Kung minsan, Panginoon, grabe victorious. But all of them will make sense with you in the equation, Panginoon. And so, God, I pray that the starting point for many people here this morning, Panginoon, let today be the restart and the starting point for many of your lives. Ngayong oras na ito, Panginoon, ituro mo sa kanila the things that need to change, the things, Panginoon, that you will chip away at aalisin mo, Panginoon, dahil hindi mo ito kailangan, Panginoon, sa kailang buhay. And you will replace it with something beautiful, Panginoon.
God, I pray that you challenge us not just today, but every day, Panginoon, to wake up every morning and say, God, this is who I am. This is everything I have. Lord, just show me kung ano gusto mong gawin, Panginoon. And as you lead people into our lives, help us to share what you have done, Panginoon. Help us to live, Lord, lives that are impacting for you. Help us to live with kindness, because your kindness, Lord, leads to repentance. Repentance of us. Lord, continue to work, Lord, in our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat po kay Masirani and Adela, Lord, and Didi, their family, and their church, Lord, sa Jesus, Lord, in Panginoon. Thank you for your burden that you placed in their heart. Thank you, Lord, for the desire to serve, Lord, in this place. And in their place, Lord, their city on the hill where they are, Lord. Continue to work, Lord, and bless them and grow them. Lead people who will be a partner to them, Lord, closer, Lord, to them. Lead those who are damaging, lead those who wish to do harm away from them. As I know you will. We pray for their church. Thank you for them. Thank you for Pastor Ronnie and their ministry. We praise you, Lord, for all that you're going to do.